What's up, G-Fam? My dear, back with another video, and in this video, guys, nagbabalik na naman tayo with another Whey review, and this time, i-review natin Athlean. Ito, guys, ang dami-daming nagre-request nito. So, ito na, finally, gagawa na natin ang video yan. If that sounds interesting, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's hop in. Pagdating sa Whey review, meron tayong mga criterias para dyan, nandito, and ilalagay ko rin yan sa screen. So let's get straight into it, and unang-una natin titignan dyan ay aesthetics. So ayan guys, ito yung packaging nung Athlean natin. So meron tayo ditong chocolate and strawberry. So yan, kung makikita natin sa packaging, comes with a pouch or parang bag. At maganda siya, very simple. At ang ganda ng color combination nila, no? Yung blue and white, na yun mismo yung kulay nila talaga, no? And ang ganda, napakalinis. At konting masasabi ko lang dito sa packaging ay, kung mapapansin natin, ewan ko kung nakikita sa camera, itong mismong title or yung mismong label nung ating Whey ay nakadikit lang. Ayan, no? So, ayan, kung, ewan ko kung nakikita, pero medyo natutuklap na nga siya ng konti. Ganun din yung nutrition facts. Ganito talaga siya nung dumating. And yun, nakadikit lang yung nutrition facts and yung mismong label niya. So, konting improvement lang tayo doon. Pero overall, okay naman siya. Maganda, napakalinis. So, proceed na tayo sa susunod, which is the nutrition. So, nutrition facts. So, dito sa nutrition facts, dito guys, hands down naman ako sa Athlean. Grabe talaga to, no? So, tara, sabay-sabay nating tignan. Unang-una, 108 calories per serving. Right off the bat, isa sa pinakamababang calories ito sa mga whey na pwede nating pagpilian sa market. So, napakaganda nun. Pangalawa is 0 grams of fat, 1 gram of carb, grabe ulit to, and 25 grams of protein. So, dito pa lang, grabe, ito talaga nakaka-amaze sa Athlean. And oo nga pala, kung hindi nyo alam, isolate nga pala tong Athlean na nasa atin ngayon, no? So, baka kasi concentrate yung bili nyo. Not sure kung may concentrate sila, pero yun na nga. Gusto ko lang kayo inform na isolate ito. So, ganyan talaga yung mga isolate natin, no? So, halos wala na talaga silang carbs. So, 1 gram of carb. And, konting explanation lang, ano yung isolate. Dito, in-strip off na almost all ng lactose or milk sugars. Yung lactose ay tinatawag rin nating milk sugars. So that explains kung bakit napakababa na nung carbs niya. So pagdating sa nutrition facts, grabe guys, hands down talaga, and deserve niya yung 5 stars. Alright, pagtapos ng nutrition facts, punta na tayo sa ingredients. So sa ingredients, whey protein isolate, cocoa, lecithin, and salt. So dito, very minimal lang ulit yung ingredients niya. So napakaganda nun. And alam natin yan, pagdating sa ingredients, mas konti. Sa mga supplements natin, ano, mas konti, mas maganda. And yun, no, whey protein isolate talaga siya, kitang-kita natin. So napakaganda. And oo nga pala, konting ano lang, baka maging issue lang kasi 103 yung sodium niya. So 103 milligrams of sodium. Yung iba kasi nating whey, nasa 50 or 60. So, ito ay medyo nasa higher range ng sodium. And I think ginagawa nila to para makapag-compensate dahil nga wala na talagang sugar ito. Halos wala na. Ayan, kung makikita natin, 1 gram na lang yung carb niya. So, yan. Okay, yan. Tapos na tayo sa panlabas. Punta na tayo sa panloob. So, unang-unang gagawin natin, syempre bubuksan natin ito. Yung unang-unang bubungad sa atin ay yung smell, no? So, pagdating sa smell, guys, mabango naman siya, pero hindi siya katulad nung iba nating na-feature sa Whey review na sobrang mabango at maaamoy mo sa buong room, no? So, dito, medyo kailangan nating lumapit, pero napakabango pa rin niya, no? So, yan para sa smell, and syempre, taste. Ito, isa sa pinakamahalaga. So, yan, kuha lang tayo ng 1 scoop. Ilalagay natin ito sa 8 ounces of water. And now, iti-taste na natin yung mixability niya. And as always, tulad ng mga ginagawa natin sa iba nating Whey review, 10 seconds of vigorously shaking. Yan yung magiging batayan natin. So, 1, 2, 3, let's go! At
matapos lang natin mag-shake and sabay-sabay natin itong tignan. So yan, kung makikita natin, wala siyang lumps. So pagdating sa mixability, napakaganda ng mixability ng Atlin. And ang na-notice ko lang dito is medyo maraming foam yung nag-build up. So yung foam naman, not necessarily masama siya, no? Pwede siyang maka-apekto sa drinking experience natin. Medyo may bula-bula and some people might find it, I don't know, disturbing siguro, no? Pero hindi naman talaga siya masama and hindi siya nakaka-affect negatively dun sa quality ng protein natin. So, yun, take note lang natin yun na talagang medyo ma-foam talaga siya, no? So yan, tapos na tayo dyan and taste test na tayo. Pagdating sa taste, guys, talagang straight to the point na tayo. Medyo matabang talaga siya, no? And hindi ito yung first time na ininom natin tong whey protein natin. And yon, yung first time ko, parang antabang. Antabang talaga niya. And sinubukan kong ipatikim ito sa mga kasama natin sa bahay. And hindi ko sila ini-influence, ha? As in, tinimpla ko lang sa tamang dami ng tubig yung isang serving at pinatikim sa kanila. At ang feedback nila ay matabang. No, matabang talaga. And hindi halos lahat. Lahat talaga sila ay nagsabing matabang. And yung, ito naman, no, yung strawberry milkshake natin. Actual words ito nung mismong tumikim. Sabi niya, parang nandadaya lang sa amoy. Pero yung flavor niya ay medyo matabang talaga. So yun, ang ibig sabihin nun, parang yung amoy niya malakas. Pero pag tinikman mo na siya, flavor-wise, parang yun nga, matabang. So yan, pagdating sa taste, proceed na tayo sa next natin. So ito guys, isa sa pinakamahalaga to, price or cost. Magkano ba natin nakuha itong Atlin natin? So itong dalawang ito ay nagkakahalaga, nabili natin ito na naka-promo, no? So dalawa sila for 1,200. So kung tig-isa, 600 ang 1 pound. So 1 pound, 1 pound. So pagdating sa price, it's definitely not the cheapest. Pero I think may reasoning naman kung bakit, no? Dahil kung makikita natin yung nakukuha natin sa kanya, napakaganda naman talaga. And yon, very niche based kasi yung atake niya, no? So isolate talaga siya. So kung isa ka sa mga taong lactose intolerant, hindi mo kayang kumain ng lactose or nagkaka-issues ka pagka umiinom ka ng gatas or anything na may lactose nga, no? Ito, halos wala na talagang lactose ito. 1 gram of carb. And yun. So yan, final verdict na tayo. Ano ba yung magiging final score ng ating whey protein ngayon? Whey protein isolate na Atlin. So para sa akin, ang magiging score niya is 3.87 stars out of 5. Bakit ang laki ng mga butal? Ewan ko, gusto ko yung number niyan. And yun, packaging wise, konting improvement tayong magagawa. And kung may mga kasama kayong pets or may mga babies kayo sa bahay, kailangan nyong itago ng maigi to dahil kung mapapansin nyo, medyo natutuklop na siya, medyo malayo-layo na natutuklop niya. Kararating pa lang sa amin ito. Ganon din yung nutrition facts niya, which is isa sa pinakamahalaga na dapat hindi natin mawala, ano. So yun, medyo na in-sticker lang talaga siya, ano. Hindi medyo, in-sticker lang talaga siya. And nutrition facts, sobrang ganda. Hands down tayo doon, sobrang ganda talaga niya. Pero hindi siya naiiba sa mga iba nating whey protein isolate. So dapat hindi natin siya ilagay sa category ng whey protein lang, whey protein isolates siya. So kung kalaban niyo yung ibang whey protein isolate, maganda silang lahat. So pagdating sa loob, yung smell niya, mabango. Mabango siya pero hindi yung bango na kaya mong inggitin yung mga tao few meters from you, no? Pero definitely napakabango niya, no? And mixability, ang ganda ng mixability niya. Yung taste niya is yon, pwede tayong mag-improve ng konti dun sa taste. Pero I think isa yun sa mga drawbacks dahil nga isolate siya, no? Pero yun na nga, ang pinakamahalaga kasi sa akin, or at least sa personal preference ko talaga, no, napakahalaga ng factor na taste. Dahil lagi nating pinaninindigan na dapat gusto mo lahat ng kinakain mo para ma-achieve mo yung mga goals mo, dahil dito pumapasok yung adherence and consistency. Dapat nakikita mo na kayang-kaya mong kainin yung mga pinagpipilian mong food or yung mga staples sa diet mo each and every day nang hindi ka nagsasawa. Dapat yun, gustong-gusto mo talaga sila. So yun, yun lang yung mga naging factors. And konting foaming, konting-konti lang, hindi naman talaga siya negative. Baka lang sa mga ibang tao, yun! Bibigyan natin siya tamang-tama sa kanya. At medyo mataas pa rin talaga yung points ni Atlin. And kung gusto mong pa pala makita yung iba nating choices
for whey protein. Ilalagay ko yung playlist somewhere here and also in the description box down below. And pwedeng-pwede mo yung panoorin after this video. So that's basically it para sa ating whey review ng Athlene. And kung gusto mo pa ng iba pang whey protein na gusto mong i-review natin, lagay mo lang yan dyan in the description or the comment section down below. And I'll make sure na babasahin natin lahat yan. Maraming maraming salamat, G-Fam. And I will see you in the next video. Peace!